Kung halimbawa, reserba ka lang. Huwag mong tanggapin ang pagmamahal na yan. Kasi ang pagmamahal, dapat sa una pa lang ay sigurado ka na. Hindi yung gagawin ka lang, reserba. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Pagkakita sa akin ng lolo ni Jiro, napatitig siya sa mga mata ko. Tapos, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam kung bakit ginawa yun ng lolo ni Jiro. Pero matapos niya akong pagmasdan, ngumiti na siya. Kaya ngumiti na din ako. Lolo, namiss kita. Si Tayo po pala. Eh, sa kanila ako natulog kagabi. Di ko kasi mahanap yung bahay mo, Lolo. Buti na lang at nakilala ko si Tayo. Eh, ganun ba, Apo? Eh, halika, Tayo. Pumasok ka. Huwag kang mahihiya. Salamat po. Ang tanging sagot ko. At ito, pagkapasok ko, pinaupo ka agad ng lolo ni Jiro sa isang mahabang kahoy na upuan. Mga luma na halos lahat ng gamit dito. Halatang matanda ang nakatira. At si Jiro naman, inutusan ng lolo niya na bumili ng tinapay sa bakery. Iho, kamusta ka naman? Okay naman po ako. Kayo po ba? Kamusta na po kayo dito? May mga kasama po ba kayo? Ako lang ang nakatira dito. Nasa malayang lugar yung mga anak at apo ko. Buti nga at umuwi si Jiro. Akala ko mag-isa na naman akong magpapasko. Hindi na po kayo malulungkot, Lolo. May makakasama na po kayo. At eto, umiti lang si Lolo sa akin. Tapos nagtimpla siya ng kape na ibinigay naman sa akin kaagad. At naupo siya dun sa upuan na yari sa kahoy na pang isang tao lang. Nagkakabitin siya habang pinagmamasdan ako. Iho, alam mo, 75 taon na ako. Ang sarap sa pakiramdam na naabot ko na lahat ng pangarap ko. Hinihintay ko na nga lang na bawian na ako ng buhay para makasama ko ng namayapa kong asawa. Kasi iho, 5 taon na siyang wala sa tabi ko. Miss na miss ko na talaga siya. Ang pinakamamahal ko. Ang nag-iisang iniibig ng puso ko. At kahit sa kabilang buhay, hahanapin ko siya at patuloy kong mamahalin. Siya lang at wala nang iba. Lolo, napakasarap pong magmahal. At sana po kung makakarating na kayo sa kabilang buhay. Sana mahanap niyo na po siya kaagad. Iho, iyan ang una kong gagawin. Napangiti na lang si Lolo na animoy binabalikan sa kanyang mga alaala ang lahat ng mga bagay na nangyari sa nakaraan niya. Buti pa si Lolo. Malapit na ang takip silim. Malapit na sila magkita muli. Pero ako, bakit ganito?
ilang daan taon na ako naghihintay. Ang daming nabili, Lolo. Pasensya ka na, Teo. Natagalan na ako eh. Oh, Pandesal, kumain ka muna. Mainit pa yan. Salamat, Jiro. Habang kumakain ako ng pandesal, nagkakape na din si Jiro dito sa tabi ko. Tapos, nagkukwentuhan lang sila ng lolo niya. Madalas na napapansin ko na pinagmamasdan ako ng lolo ni Jiro. Hindi ko alam kung bakit, pero lagi kong napapansin na tumitingin siya sa akin. At eto, ikinukwento ni Jiro sa lolo niya ang lahat ng nangyari simula kahapon. Pati yung banyo nangyari sa salamin eh. Kinuwento pa. Nakakatuwa lang pagmasdan si Jiro. Parang siya kasi yung taong minahal ko sa nakaraan. Kamukhang kamukha niya. Halos walang pagkakaiba. Sabalit wala na siya. Patuto pa rin ko yung pangako ko na kahit sa kabilang buhay, siya pa din ang pipiliin ko. Oras na siguro para umuwi ako. Oras na para lisanin ang lugar na to. Di ko alam kung kailan ako babalik. Siguro pagkatapos ng 10, 20, 50, or 100 taon. Basta, hindi ko alam kung kailan ako babalik. At pagbalik ko, ibang tao nang makakasalamuha ko. Jiro, uwi na ako. Lolo, maraming salamat po sa kape at pandesal. Nabusog po ako. Iho, mag-iingat ka palagi. Uwi ka ng lolo ni Jiro. Teo, gusto mo? Ihatid kita. Huwag na, Jiro. Baka maligaw ka pa. Ah, okay, sige. Mag-iingat ka, Teo. Salamat ah. Wala nga naman, Jiro. Paalam. Nakangiti lang si Jiro habang nagpapaalam ako. Marahil, huling pagkikita na namin to. Marahil sa pagbabalik ko, baka matanda na siya o baka wala na siya sa mundong ito. Hindi ko na kasi alam kung kailan ako babalik. Bahala na. Siguro, hahanapin ko na muna yung sarili ko. Siguro, magpapakasaya na lang ako. At sana, matagpuan ko na yung kaligayahan na hinahanap ko. Pagka-uwi ko, nagsimula na ako na mag-empake ng mga gamit ko. At eto, natulog muna ako. Ngayong umaga ko, naramdaman yung antok. Habang natutulog ako, tila ba naglalakbay ang isip ko sa nakaraan. Isang sandaling, hindi ko lubos maunawaan. Mula sa panaginip ko, nakikita ko siya. Nakangiti habang naglalakad kami sa kakahuyan. At mula sa langit, nahulog ang bawat butil ng ulan na mas nagbigay kulay sa buong kapaligiran. Kasama niya lang ako na naglalakad. Hindi ko alam kung saan kami patungo. Basta nakangiti siya palagi habang hawak ang kamay ko. Hanggang makarating kami sa gilid ng isang bangin,
na matatanaw mo ang malawak na karagatan habang ang takip silim ay unti-unting lumilisan. Subalit sa pagsapit ng dilim, naglaho na din siya sa aking piling. Agad akong nagising dahil may kumakatok sa may pintuan. Pagtingin ko sa bintana, ala, madilim na pala. Ang haba ata ng tulog ko. Agad akong nagtungo sa may pintuan. May nakatok kasi. Kaya ito, pagkabukas ko ng pinto, Teo, kanina pa ako nakakatok. Tara, labas tayo.